when you say reserve force, it's not just land-based forces. So we are also trying to develop our reservists who will be able to operate in the sea. Bilang pantapat sa dumaraming presensya ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea, plano ng national government na magpadala na rin ng naval reservists sa lugar. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sa ngayon ay nasa initial stage na ang nasabing plano. Yun nga yung gusto nga natin na yung mga fisher folks natin ay gawin din natin mga reservists at tuturuan natin sila kung paano sila makakatulong sa pagdepensa ng ating bansa. Gayunman, nangangailangan pa ng pondo upang makabili ng mga bagong sasakyang pangdagat na gagamitin ng Naval Reservist. Sa pagbisita ng AFP Chief kahapon sa headquarters ng WESCOM sa Palawan, inihayag ng ilang mga sundalo doon na mayroong nasa 400 foreign vessels ang nakahimpil sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. At 85% ng mga ito ay pawang mga Chinese vessel. Ipinaliwanag naman ni General Browner noong 2004, pumirma ang Pilipinas ng isang Memorandum of Understanding o MOU para sa defense cooperation kasama ang China na nagpapahintulot sa Maynila na magpadala ng mga opisyal upang mag-aral sa mga eskwelahan ng militar sa Beijing. Bagamat hindi pa malinaw kung kailan itinigil ang pagpapadala ng mga kadeteng Pinoy sa China. Indeed, tama yung sinabi ni Admiral Carlos that we are learning from all of them. Hindi lang tayo nagpapadala sa China, halos lahat ng mga bansa dito sa ASEAN and even our partner nations, including our ally, no? Lahat ito, pinapadalahan natin ng mga estudyante natin. And let me just clarify, wala tayong pinapadala na kadete sa China, no? Dagdag pa ni General Browner, tanging sa Estados Unidos, Australia, Japan at South Korea, nagpapadala ng officers at enlisted personnel. Sa kabila ng kasalukuyang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa mga insidente sa West Philippine Sea, nakahanda pa rin sundin ng AFP ang Armed Force Mantra bilang bahagi ng kanilang sinumpang tungkulin. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo, no, ang mantra ng mga armed forces is to prevent war. Sa susunod na linggo, nakatakdang magtungo si General Browner sa Fiji para sa Chief of Defense Forces meeting. Nasa 20 bansa ang inaasahang dadalo, kabilang ang China. Dito mabibigyan ng pagkakataong maipromote ang rules-based order mula sa mga bansang kabilang sa Indo-Pacific regions. Mabibigyan din ng pagkakataong mapag-usapan ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ang Joint Operations Project. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.